lang natin yung makina para makita ninyo kung paano. Bilang paghahanda sa eleksyon 2019 sa Mayo, magsasagawa ang COMELEC ng mock election sa Sabado. Anim na po ang magiging polling place sa iba't ibang lugar sa bansa sa mock elections. Sa ilang polling place, gagamitin sa unang pagkakataon ang VRVS o Voter Registration Verification System. Ito ang VRVM o Voter Registration Verification Machine. Ang sino mang gustong bumoto, magpapa-fingerprint scan muna rito. O kaya, pwedeng i-type ang kanyang pangalan sa screen. Kung rehistradong botante siya, lalabas ang kanyang biometrics data dito sa screen. At mag-iimprenta ang VRVM ng resibo. Yun ang ipapakita ng botante sa Board of Election Inspectors para mabigyan siya ng balota. Dati kasi, ang first stop ng botante doon sa teacher, doon sa BEI, doon niya i-check kung siya ay botante doon sa presinto na yon. Dito, in areas na nagagamit ng VRVS, ang first step mo ay yung VRVS mismo. Automated ang eleksyon sa Mayo, kaya isi-shade lang ng botante ang mga gusto niyang kandidato sa balota. This is a test ballot, so it may not accurately reflect the actual length of the ballot that will be used on election day. Pagka-shade, ang botante rin ang magpapasok ng balota niya sa vote counting machine o VCM. Pagkapasok ng balota, binibilang na ito agad ng VCM. Pagkatapos, magpiprint ang makina ng resibo kung saan lalabas kung sino-sino ang mga binoto ng botante. 6 a.m. magbubukas ang mga polling place para sa mock election sa Sabado. Sa karamihan ng piling 60 polling places, hanggang 12 noon ang botohan. Ang canvassing, 12 noon hanggang 1 p.m. Gaya sa mismong araw ng eleksyon, magkakaroon din ng pag-transmit ng resulta sa Board of Canvassers. Paalala ng COMELEC sa mga lalahok sa mock elections, siguruhin pag binuhay ang VCM o makina, walang lamang boto ito. Magpiprint ang makina ng resibo para ipakita ito. At ang balotang ibibigay sa inyo, siguruhin wala pang nakashade na kahit ano. Huwag ding lagyan ng marka ang timing marks o yung mga itim na square or rectangle sa gilid ng balota dahil hindi ito babasahin ng makina. Habang papalapit naman ang eleksyon, nag-anunsyo ang social media site na Facebook na maghihigpit na sila tungkol sa mga political ads ng mga kandidato. Yan ay para raw maiwasan ang pakikisawsaw ng iba sa resulta ng eleksyong magaganap sa iba't ibang bahagi ng mundo. Tina Panganiban Perez, GMA News.